samahan nyo kami ngayon mag-walking. Ito lang din naman to sa village kung saan kami nakatira ngayon. Dahil maganda rin naman ang panahon ngayon, tara, maglakad-lakad tayo. 2 degrees pa lang ngayon dito. Nandito kami sa Toronto, Canada. Ikukwento ko sa inyo kung paano kami nakarating dito. Bale, 2019 mga December, nag-apply ako as international student under E-Square Consultancy. Nung time na yon, may work pa ako. Then, nung mag-aasikaso na ako ng papers ko, sakto naman nagkaroon ng COVID outbreak, January 2020. So yun, hanggang natagalan ng pagpa-process ng papel, lahat ng transaction online na, kaya medyo mahirap mag-process. I mean, mahirap mag-request ng documents. Hanggang sa ang savings na babawasan, sobrang hirap kasi nung time na yun, skeletal force lang. Hindi lahat ng employee kailangan pumasok. So yun, hanggang sa nahirapan na nga kami mag-comply ng documents ko. Kasi ang school ko, kung saan ako nagtapos ng college, sa Nueva Ecija pa. Eh nung time na yun, mga bago na ang faculty. Hindi ko na sila kilala, so sobrang nahirapan talaga ako. To cut the story short, after magkaroon ng COVID outbreak, nagkaroon naman ng opportunity na magkaroon ng Lamia, yung boyfriend ko. Lamia or LMIA, which is direct hire na siya from employer dito sa Canada. Medyo matagal din ang process kasi kung ano-ano pang documents ang kailangan nila. Dahil nga ang principal applicant na is yung boyfriend ko, kailangan pa nila ng all of verification. Medyo matagal din ang naging process kasi kailangan nating i-complete ang nasa checklist for OEC request. Nung nagkaroon na kami ng request from IRCC na kailangan na namin magpa-biometrics, next ay yung medical. Sa pagpapamedical nga, mabilis lang din naman siya, kaso yung resulta, yun ang naging matagal kasi nagkaroon pa ng issue yung medical ko. Siyempre, napag-usapan namin ng boyfriend ko na siya na nga lang muna sana ang mauuna. Kaso, yung decision ng IRCC hindi naging sang-ayon sa decision sana namin. Bali, hindi nagkaroon ng OEC request si boyfriend hanggang hindi naging okay yung medical ko. So, natagalan kami siguro mga nasa 1 year din ang tinagal bago maging okay yung medical ko. Kung nagtataka kayo kung ano naging issue ng medical, syempre alam naman natin dito sa Canada, mahigpit sila sa pag mga issue sa lungs, ganyan. Noong una, hindi ko ina-accept sa sarili ko na ang findings ng medical ko ay mayroon nga daw akong TB. Kasi wala naman may TB sa amin, sa pamilya ko at sa pamilya ng boyfriend ko, kumbaga. Tinanggap ko na lang yung decision na yun as positive. Kasi hindi ko siya pwedeng isipin na negative dahil masyado akong may stress lang. Pero dahil Pinoy nga tayo, masyado tayong advance mag-isip. Ayun, na-stress nga ako, sobrang laglag yung katawan ko. Sobrang yung pinayat ko dahil doon, hindi ko matanggap talaga, oo. Pero dahil sa suporta ng pamilya, ng pamilya ko, ng boyfriend ko, naging okay naman ang lahat. Sabi kasi sa medical ay parang may cloud daw sa lungs ko, which is parang phlegm lang naman siya. Pero wala siyang scar. So ang gusto ng Canada ay maging clear muna dapat yun bago ako makaalis. Naggamutan pa ako ng 6 months. Ayun, sobrang pasalamat ko sa pamilya ko na hindi ako iniwan. Higit sa lahat kay Lord dahil sobrang perfect ng mga plano niya sa buhay natin. Pero possible, second hand smoke sa office ko siya nakuha. Yun naman din ang sabi ni Doc kasi ako lang yung hindi nag-smoke doon eh, sa office namin. Pero after noon, naging tuloy-tuloy naman na nagkaroon na kami ng passport stamp, ganun, diretso na siya. Kaya lang kami natagalan, ang kulang na lang talaga pera. Sobrang dami ng pinagdaanan ko, namin. Sobrang nakaka-proud lang kasi kinaya namin. Natatandaan ko nung second work pala. Kasi sa Pinas, ang work ko ay sa construction firm.
meron akong naging head ng department namin na ang sabi niya ay hindi daw ako makakaalis. Parang yung ni-read niya yung palm ko, ganun. Ang sabi niya, hindi daw ako makakaalis ng bansa kahit kailan. So, yun ang tumatak sa isip ko. Siguro nga dahil yun ang pagkakabasa niya sa palad ko, ganun ang mangyayari talaga. Pero naisip ko, mali pala siya. Dahil wala sa palad ang kapalaran, char. Nasa atin po, nasa tao talaga. Kung gugustuhin mo at kakayanin mo, makukuha mo. Pag nagsumikap kang makuha lahat yun, matutupad lahat ng pangarap mo.